Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Oh, grabe. Look at this, oh. Ang laki. Apo Reef is one of the most beautiful dive sites here in the Philippines. And maybe even the world. Ngayong Mayo, ipinagdiriwang ang buwan ng karagatan. Kaya babalikan ko ang isa sa ipinagmamalaking yaman ng Pilipinas. Ang Apo Reef. So after 6 years, nakabalik tayo dito. Isa sa pinakamalaking atoll reef ang Apo Reef sa bansa at sa buong mundo. Pabilog o malasinsing na hugis ang atoll. Pero bukod dito, may ipinagmamalaki pa ang Apo Reef. Sa tuktok nito, matatagpuan ang isang maliit na lagoon. So kung titignan mo siya from a distance, it's just a rock in the middle of the ocean. Ilang metro pa tayo mula doon sa main island. Pero dito ang babaw na nung nakikita na natin yung mga corals, ang babaw na ng tubig. Ah, dito na yung lagoon, dito sa enclosure, dito sa parang mountains of limestones. And then sa gitna niya, nandiyan yung mga bating. Mga babies. Except for aquariums, this may be the first time na makakakita ako ng mga baby sharks. Ayun, nakikita ko na nga. Ayun, from the surface. Kitang-kita mo na sila, oh. Oh my God, ang dami. Nakikita ko pa lang sa surface. Excited na akong makita kung ano yung pwede natin ma-video underwater. Let's do this. Sa maliit na lagoon na ito, naninirahan pala ang mga baby shark. If you're going to look at it, para siyang patay. But I was surprised to find out that something that looks so dead is so alive. Nagsisilbing nursery ang lugar na ito para sa iba't ibang klase ng isda gaya ng mga pating. Hindi lahat pwedeng makarating sa lugar. Kinakailangan ng permiso mula sa DENR para makapunta rito. Not a tourist destination. So, hindi siya karaniwang pinupuntahan ng mga turista. Ang mga nagpupunta lang dito is yung mga nangangalaga dito, dito sa lugar, at yung mga nag-aaral ng mga sharks na pumupunta dito sa Apo Reef. Mga baby black-tip shark ang aking nakita. Yung mga ganyan na structures, fully protected yun. Ibig sabihin, tinatawag yun na sanctuary. Walang pwede na mag-ngisda. Ang lagoon ang nagsisilbing proteksyon ng mga batang isda para hindi makain ng mga predator. May nakita rin akong mangrove forest sa loob na tinuturing na tahanan ng mga maliliit pang isda. Kapag kaya ng proteksyonan ng batang pating ang kanyang sarili, haharapin na niya ang buhay sa malawak na karagatan.
So from where I am now, kita mo na yung mga sharks nandito. Pero they have access na diretso sa open water. Pero pag pumasok sila dito, nandito yung lagoon. Enclosed. Kaya meron silang free access. Yung nanay nila from the sea can actually go here and go outside. Sinisid namin ang ilalim na malapit sa lagoon. Tinawang nila ang lugar na ito na Shark Airport. Yung Shark Airport is strategically located doon sa kung saan natin nakita yung mga baby sharks. Kaya talagang very ideal yung lugar kasi kapag labas na paglabas nila doon, kung malaki na sila to be in the wild and hunt for bigger fish, they can actually join their yung kanilang mga magulang to teach them or to guide them and hunt how to hunt for bigger fish. Isa lang ang mga pating sa klase ng laman dagat na binabantayan sa isla. Pero may batas man na umibiyaran sa isla. Ano nangyari? Humingi kami siya ng depensa na talagang hindi namin alam. Hindi ko alam ang namin ang bawal. Hindi namin talaga gagawin yun. Hindi lang mga pating ang makikita mo sa Apo Reef. Kasama na rin dito ang mga pawigan. Idineklarang no fishing zone ng Apo Reef. Ibig sabihin, bawal manghuli ng anumang lamang dagat dito. Ang Apo Reef is one of the pride of the Philippines because yung area ng Apo Reef helps feed two biogeographic regions. Dito sa Sulu Sea at saka sa West Philippine Sea. So nakakatulong yun na mag-provide ng similya sa mga iba't ibang areas which are also providing productivity for fisheries. Pero may batas man na umiiral sa isla. Nahuli ang lalaking ito na may dalang gamit na panghuli ng malalaking isda. Ano nangyari? Humingi kami siya ng depensa na talagang hindi namin alam. Hindi ko alam ang namin ang bawal. Hindi namin talaga gagawin yun. Itong ganitong klase, can actually catch a shark or maming for that matter na pwedeng kumagat dito sa lugar. Those are endangered animals using this kind of hooks. Tinumpiska ng mga park ranger ang gamit sa panghuli ng isda. Base nga doon sa mga paraphernalia na ginamit ninyo bilang namin prima facie evidence na sa tibayan na kayo talaga at inaamin nyo naman, di ba? Na kayo ay nagsagawa ng pangangawil. Ang alam namin na bawal, ito pa lang, o kaya hindi na kami magulong. Kahit nasabihin nila na hindi intention, pero meron mga paraternalia, fishing paraternalia na nakita sa kanila at actual na nakita ng mga ranger is masasabi natin na talagang bawal siya. Sa ngayon, wala pang formal na naisasampang kaso sa mga nahuli. Ang mga pating at pawikan ay ilan lang sa mga hayop na kinukuha sa karagaran. Gaya na lang nung nakaraang linggo sa Hasa Hasa Shoal. Isang barko na naglalaman ng mahigit 500 pawikan ang nahuli. Mahigit 300 pawikan ang natagpo ang patay na. Labing isang Chino ang naaresto at pinaniniwalaan na ilang Pilipino ang kasabwat. Dalawa sa mga Chinese ang pinalaya dahil sa menor de edad. Sa ngayon, wala pang kasong sinasampa sa mga nahuli. Pero meron naman na sinuwerteng buhay pa at naibalik sa dagat. Continue on protecting this area and protect our seas also, mas madami pang mga lugar sa Pilipinas that can be like Apo Reef now. And it's something that we can really be very proud of. Sa
sa isang probinsya sa Luzon, may naglalakihang huli sa dagat. May mga galamay, malalaking mata, at nagbubuga ng itim na tinta. Pinansagan silang pakpakan o mga pig squid. So, I'm here for another mission. Mga 3 o'clock ng madaling araw, sasama tayo dun sa mga mamumusit. Pero hindi lang ordinaryong pusit yung ating pupuntahan. Kuya Heatherly, yung ating bankero, siya yung mamumusit, ano? So, makikisabay lang tayo sa kanila para madokumentuhan yung kanilang pamumuhay. Unti-unti na kami naglaglag ng mga pamain, ano? Itong mga pailaw nito, nag-a-attract ng mga squid para mas lalo nilang lapitan yung mga pain. Yung isda, pinasok nila dito sa napakahabang steel rod. Taong 2008 lang nagsimula ang pamumusit sa karagatang ito. Misyon kong alamin kung gaano nga ba kalaki at karami ang mga pusit sa lugar na ito. Kaya raw nitong lumaki ng gabata. Ano yung record niya ng pinakamalaking pusit na lumaki? Habang wala pang huli, humingi kami ng permisong maiangat ang boya ng ibang bangkang may huli na. Ito na kaya ang unang malaking pusit na makikita ko. Yan na, yan na. Napapagod na ako. I can feel the strain on my shoulder. I can feel na may lumalaban sa linya ko. Ayan na. Pag-akit ng ganun, hinuk niya kagad sa katawan. Binitawan ko yung nylon, kinuha ko. At grabe yung projectile ng tubig galing dun sa bibig ng pusit, ano? Oh God, it's so big! Oh, grabe, look at this, oh! Kalahati ng katawan ko. And dito may mata. Ang laki! Pag-akit ng ganun, binitawan ko yung nylon, kinuha ko. At grabe yung projectile ng tubig galing dun sa bibig ng pusit, ano? Oh God, it's so big! Oh, grabe, look at this, oh! Kalahati ng katawan ko. And dito may mata. Ang laki! Ang pusit na ito ay isa raw, diamondback squid. Hinuhuli rin ang mga ito sa mga bansang Taiwan at Japan. Pero sa Pilipinas, kakaunti pa lang ang mga bayang humuhuli sa malalaking pusit. Ang distribution kasi ng big squid, bali naka-distribute lang sa mga very few fishing grounds in the country. Hindi pa kasi natin napag-aralan saan lupalo, palimbawa sa karagatan ng Pilipinas. Maya-maya lang, meron na naman daw huli ang kabilang bangka. Binabantayan din namin yung kabilang bangka. Pagka nakakahuli sila, lalapitan namin. Tapos swerte-swerte din pala ang pamumusit, ano? Namamaalam pa kami para mag-ahon ng ibang ng boya ng kapatid ni Kuya Heatherly na kung pwede iangat namin yon. So, habang yung pangalawa inaakit namin, hindi lang daw isa, kundi dalawang pusit. Ayun, o. Double. Wow! Pero ang isang ito, hindi basa-basa papahuli. Matapos puluputan ng pusit ang aming kamera, nakatakas ito. Ay, nakagpas! Ang isa pang pusit... Ito! Patay na, oh. Mayroon pala mga ibang predator sa ilalim, ano? Tapos ito, kita mo, may mga ano, tentacles din, oh. Kaya nakapapusit din to. Tatlo sana, nakawala yung isa. Ayan. Tumitindi na ang sikat ng araw. Mahigit 2 oras na tayo naghihintay dito. Yung mga boya natin, wala pang kumakagat, ano? Mamaya, mag-aangat na kami ng mga... Pain namin, and sana may mahuli naman tayo. Mabila, ang dami na nahuli.
Wala, uli. Nagpasa na kaming umuwi. Lugi ngayong araw ang kasama naming mangisda. Kaya kinabukasan, kailangan makarami sina Ederly para makabawi sa kanilang pinuhunan. Okay, ano? So, this is our second early morning going to the deep sea. So, 14 yung aming ilalaglag that day. Habang naglalaglag kami, walang tigil yung alon. Talagang masamang-masama yung alon nun. Hindi kami mapasteady, ano? Yung bangka talaga nakita mo, gumaganon. Ngayong araw, bala ko namang makunan ang ugali ng mga pusit sa ilalim ng tubig. Maya-maya lang, meron ng huli. From the deep, you know, unti-unting lumilinaw yung pusit, orange na orange siya. Kaya sininong mo ko, and ang ganda, no? Automatic, you know, it went deep. Siguro yung pagpailalim niya, automatic. Mga approximately around 10 feet kagad yung pinailalim niya, no? Yung propulsion nila. Kung ito yung ulo, ito yung katawan, kaya pala kaya mong ipasok yung kamay mo doon. Kasi yung space na yon, doon pumapasok yung tubig. Tapos pag nag-contract yung katawan nila, yun yung nagpropel sa kanila to get away. Nakita ko rin kung paano bulagi ng mga pusit ang kanilang kalaban. Ang kanilang tintang itim, ginagamit pala nila para walang makita ang kanilang kalaban at makatakas. Nakita ko rin kung paano bulagi ng mga pusit ang kanilang kalaban. Ang kanilang tintang itim, ginagamit pala nila para walang makita ang kanilang kalaban at makatakas. Kapag akyat lang ganun, nabasa sila Kuya Ederly, nabasa mga cameraman. And yung ginawang balabal namin, napuno siya ng tinta dahil hindi nga siya naka-dive sa ilalim ng tubig. And ang lakas. Sunod-sunod na pusit ang aming nahuli. May pagkakataon pa na kakaahon lang namin ng mga pain namin, biglang may huli na naman. So our day ended up with 7 catch ng squid. Pagbalik sa Pampang, sa bahay nila Mang Edgar, dinadala ng mga mangisda ang mga pusit na nahuli. Kano po ang bilihan ngayon ng mga good quality? Ang bili namin dito ay 80 lang. 80? Pero nagsimula yan ng magkano po? Naku, last year, umabot na 210. 210? Anong dahilan kaya ng pagkabagsak ng presyo? Over supply siguro. Over supply. Pero dahil sustainable o konserbatibo ang kanilang paraan ng panghuhuli, hindi pa nalilimas ang mga pusit sa lugar. Maaari naman considered na sustainable dahil hook and line lang naman yan. So yung fishing gear na ginagamit nila ay intended lang para sa big squid. Sa Pilipinas, kung saan sinasabing nasa 80% na ng karagatan ang overfished o napangisdaan ng higit sa kakayahan ng karagatang magparami, sa lugar na ito, saganang sagana pa ang mga pusit. Ay po karagatan ay napakaayos po dahil wala pong napasok po ng mga illegal na mangisda po sa aming lugar. Dahil po na nasasaway na po namin. Kaya mahalagang pag-aralan ng mga eksperto kung bakit sagana sa pusit ang lugar. Dapat magkaroon na ng research stock assessment habang hindi pa napapansin na nauubos na yung big squid stock. At habang hindi pa ito nangyayari, isang espesyal na sikreto muna na mga mangisda at tagapagbantay ang masaganang dagat na ito. Ako si Doc Nielsen Donato. Ako si Doc Fritz Recio. Born 21.